Folks, it's time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Ayan po, magandang umaga sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Alas 9 po ng umaga. Kamusta po kayong lahat? Ay, nako. Gusto ko lang pong magbigay ng reaction dito sa isang video ni, pangalan nito, DJ Chacha at kasama si Ted Pailon. Patungkol po doon sa sinasabi niya, nako, manggigigil kayo sa dalawang to. Eh, porkit na alam naman natin na anti-Marcos tong dalawa na to eh. No? Ay, nako po. Hindi ko na patatagalin, pero bago ang lahat, dun sa mga bago pa lang dito sa ating channel, eh huwag nyo na pong kalimutan na mag-subscribe. And pindutin po yung notification bell para notify kayo sa lahat ng ating sa ating mga videos. So, bakit kailangan eh? Para manalo kayo ng 10,000 pesos or may chance kayo na manalo ng 10,000 pesos sa abente nitong June. Yung pong 10,000 na yun ay kukunin natin o tatanggalin, itatapyas natin doon sa sinusweldo natin dito sa YouTube channel natin. Okay? So, kaya masaya lang, di ba? Ngayon, bigyan po natin ng reaction etong video nila kasama si DJ Chacha at si Ted Pailon, ha? Kung saan tinawag nilang palamunin. Palamunin daw ng bayan yung mga politiko na nasa political dynasty. So, hinaan ko muna to. Pasok. Oh. Hindi ka naniniwala that they are in the service of the Filipino people. Pero alam mo ha, napapaisip ako dahil dito sa mga binabanggit mong mag-ama, mag-ina, mag... Hindi ka naniniwala na they are in the service of the Filipino. Pero napapaisip ako ha, dito sa binabanggit mo na mag-ama. Sino ba sa mga Marcos ang mag-ama? Bongbong Marcos at si Sandro Marcos? Diba? Bukod pa dyan, ang binabanggit niya dito is yung mga political dynasty na nakaupo dito sa Pilipinas, diyan sa Pilipinas po. Tuloy natin. Suhin, magbinan, nasabay-sabay silang lahat ng pamilya niya. Na, di ba, nakaupo sa pwesto, congressman, vice mayor, mayor, nasa councilor, meron din. Alam mo. Ayan. So, yun niya, political dynasty po ang kanyang tinutukoy dito. Unang-una po sa lahat, na-i-vlog na po natin itong mga tungkol sa political dynasty. Masyado nilang pinainit o masyado nilang minasama yung pagiging political dynasty nung iba. Dahil nga daw, syempre, isang pamilya lang ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Kaya lang, ano magagawa natin? Ano magagawa natin kung yung pamilya naman na yun ay magdudulot ng kaginhawaan sa mamamayang Pilipino? Ano magagawa natin kung ang mga hangarin naman ng isang pamilya na yun is mapalago ulit ang Pilipinas at maiahon ulit ang Pilipinas. At kung nararamdaman ng sambayan ng Pilipino yung pagmamahal ng pamilya na yon sa buong Pilipinas, paano ba naman yung mga presidente nyo, di ba? Halos tatlong dekadang nakaupo. May nagawa ba? May nangyari ba? O. Tapos sasabihin nyo yung mga political dynasties na yan, kagaya ni Pangulong Duterte, syempre nandiyan si naging vice mayor, si Paolo Duterte. Tama ba si Paolo o si Baste, Duterte? Basta yung mga Dutertes na yan is naging vice mayor, naging mayor, di ba? Si Paolo, si Baste, at ngayon vice-presidente si Inday Sara. So basically, sila yung mga tao na alam ng taong bayan na sila talaga yung makakatulong sa Pilipinas. Ngayon po hindi na malaking issue yung pagiging political dynasty. Pag alam ng taong bayan na sila ang makatutulong sa Pilipinas, walang keme-keme, kahit pa mag-asawa, kahit pa magkapatid yan, basta makatutulong sa bayan at willing na paangatin ulit ang bansang Pilipinas, eh okay lang sa tao ngayon yan. Wala nang power yung ginawa niyong negativity doon sa pagsasabi na political dynasty. Kasi sila lang naman ang nagpasama niyan eh, yung political dynasty na yan. Di ba? Baka nakakalimutan niyo po. Mamamayang Pilipino ang naghalal sa mga political dynasty na sinasabi nyo. Kesyo, paano kung si Sandro na doon sa probinsya? O, probinsya ng ano, Ilocos? Probinsya ng Ilocos. Mamamayan ng Ilocos ang naghalal sa kanya. Bongbong Marcos, ano naghalal sa kanya? 31 million plus na katao ang naghalal sa kanya. Di ba? We don't care anymore. Hindi na namin pake kung magpapamilya sila dyan sa gobyerno. Ang importante sa amin is kung saan mararamdaman yung tunay na pagmamahal sa bayan. Ito pa ha,
Pakinggan nyo yung sinabi nung dalawa. Itutuloy ko. Parang nakakahiya yun. Alam mo kung bakit? Nakakahiya daw yung kapag political dynasty. Kasi daw, kumbaga, ate, kuya, yung sinabi niya nga kanina, di ba, magtsuhin, maglolo, magtatay, magnanay, magapo, whatever. Nakakahiya daw. Kasi daw, bakit nga, DJ Chacha? Kep, kasi lahat kayo palamuni ng bayan. Hindi po. So, yun ang iniisip niya na porket inihalal ng bayan o porket nakaupo sa pwesto, e palamunin ng bayan. Hindi po. Yung ibang mga politiko po dyan is willing tumulong talaga sa bansang Pilipinas. Hindi naman po porket ako is nakaupo bilang mayor, kunyari, gusto ko at kagandahan ng lungsod ko yung gusto kong mangyari. Kaso yung tsuhin ko, nandun sa kabilang lungsod. Corrupt siya. Magkaiba kami. Di ba? So, kawawa naman po yung taong gumagawa talaga ng kabutihan. Tapos sasabihin mo, napalamunin lang ng bayan. Ganyan po ba natin itrato yung mga mambabatas natin? Ganyan po natin itrato yung mga leader ng Pilipinas? Kaya po ang Pilipinas laging sinasabi, hatakan kayo ng hatakan pababa. Bakit hindi muna natin itry, di ba? Paupo pa lang. O bakit hindi muna natin itry? Bakit kailangan is nandiyan na agad kayo sa sinasabi nyo na palamunin ng bayan? Baka, naku, hindi ba kayo nahihiya doon sa mga sinasabi nyo? Kaya ang nangyayari ngayon, ang taong bayan ayaw nang makinig sa inyo. O tuloy natin. Diba? Kasi lahat kayo pinapasweldo ng bayan. Pinapasweldo ng bayan kasi trabaho niya yon. Bilang isang konsehal, bilang isang mambabatas, bilang isang congressman, isang senador, isang presidente. Oh, di ba? Kailangan pa din na may sweldo. hindi naman porket na ikaw ay nagtatrabaho sa gobyerno, libre na. Hindi naman porket may sweldo ay pinapalamon ng bayan. Yun ay kapalit doon sa serbisyo niya para sa bayan. Reward niya pa din yun sa sarili niya. Ano papalaman niya sa pamilya niya kung hindi siya sumusweldo? Diba? Alam niyo po, mga kaibigan, kaya itong mga to, yung mga ganitong mga broadcasters, talagang hindi na tinatangkilik ng mamamayang Pilipino eh. Kasi simulat sa pool, kitang-kita yung pagiging bias nila, kitang-kita yung hindi sila marunong pumili nung mga words na gagamitin nila para mas maging nasa gitna sila, para maging non-partisan sila. Diba? Tapos sasabihin nila, o paano yung pinag-aralan natin mga journalists? Kailangan po, kahit na ayaw mo dun sa tao na yun, dahil ikaw ay mamamahayag, kailangan po lumibel ka pa din. Kailangan panatilihin mo ang respeto doon sa mga tao na yun. Diba? Alam naman namin kung sino yung pinapatamaan niya eh. Simulat sa pool naman, etong show na to is anti-Marcos naman po talaga eh. Diba? Kaya lang, sorry po kayo. Kasi taong bayan po ang naghalal sa mga Marcos ngayon. Ha? Kaya kayo po eh yung hindi porket nasa inyo ang mikropono eh kaya at pwede niyo nang sabihin lahat ng gusto niyo lang sabihin. Hindi po ganoon 'yun. Nako. Anong sabi mo? Palamunin ng bayan. So ano ka mo nakakahiya? Nakakahiya. Di ba Ma'am Sherry? Wala nang hiya eh. Ano ko? Wala na daw hiya. Eh alam mo naman 'tong mga broadcaster na 'to, bibira at bibira. Hindi na po natin talaga masasabi na walang kinikilingan, walang kinakampihan, walang ano. Tsaka simula naman, yung programa nila is anti-Marcos. Talagang ipinapakita nila na talagang anti-Marcos sila. Diba? Kaya ano man ang sabihin nitong mga to, kahit itago pa nila yung mga pangalan, alam natin kung sino yung mga binibira niyan. Diba? Eh yung kay Osang, hindi ba nakakahiya yun? Pasintabi lang po ah. Diba? Disko. Pagpasensyahan nyo na po. At eto siguro kailangan na talagang ano. Tama yung move ng Malacanang na kailangan is yung mga vloggers is makapasok na din at mabigyan ng passes upang makapamahayag. Dahil po, ang taong bayan ngayon nakikita kung saan yung talagang balanse. Kung saan talaga kapag may balita, ibabalita nila ng maayos. 'Di ba? Hindi kagaya nitong mga 'to, wala na. Wala na 'to. Yung pong political dynasty is matagal na po 'yan.
wa effect na po yan pag gusto nyong gamitin para sa negative sa taong bayan, hindi na masyadong naniniwala ang taong bayan sa negative effect ng political dynasty. Kaya po, siguro 6 na taon po kayong iiyak. Pagpasensya nyo na po, iiyak muna kayo, ha? Maraming salamat. God bless.